Marami sa atin ang nakapanood sa labang Romero Duno versus Ryan Garcia. Napakalaking laban para kay Romero Duno sapagkat dito'y tiyak mababago ang kanyang professional exposure sa Amerika. Ngunit datapwat subalit sa loob ng 78 segundo ay natapos ang laban. Matapos ang sunod-sunod na patama ni Ryan Garcia sa mga knockout pressure point sa ulo ni Romero Duno. Sa noo, sa temple, at sa likod ng tenga. Para sa sinumang hindi pa nasuntok sa ulo, ganito ito. Pagkatama ng suntok, maaari kang makaranas ng isang kumikislap na liwanag, isang maikling kadiliman, malabong paningin, at kakatwang tunog na ganito. O lahat depende sa tindi ng suntok. Pero ano ba ang nangyayari sa loob ng iyong ulo? Ang isang suntok sa ulo ay may kinalaman sa galaw ng utak na mahahalin tulad sa pagkabangga ng sasakyan at ang pagtapon ng mga pasahero sa loob. Inilalarawan ito sa isang video. Kung ang paggalaw ng iyong ulo ay huminto bigla, pinipilit ng inersya ang iyong utak pasulong. Kapag nangyari iyon, nakakaranas ang iyong utak ng isang cope o pwersa laban sa harap ng iyong bungo at isang counter cope o parihong pakiramdam ngunit sa likod ng bungo. Matapos nga ang labang Garcia versus Duno, ay maraming Pinoy boxing fans ang nadismaya. Iba't ibang opinyon ang nagsilabasan at isa dito ay na-addict daw sa Mobile Legend ang ating atleta kaya hindi masyadong nakapaghanda. Ganun pa man ay suportahan pa rin natin ang ating kababayan, bagamat taluman ay tiyak may nakuha itong karanasan na magagamit sa susunod na laban. Pagkaraan ng 3 buwan ay nabigyan ng isang provincial fight si Romero Duno. Isang laban na masasabi kong hindi sulit, na para bang ginawa lang para pagtagpan ang loss record. Ito ay dahil sanay tayong makita ang kalidad ng skills ni Romero Duno na lumaban sa ibang bansa. Mga ka-highlights, panoorin natin ang huling laban ni Duno kung saan sa loob ng 88 segundo ay sumuko ang kalaban. Yeah.